So, dadako na po tayo ngayon sa pangatlong kapahayagan. Sa panalangin papuri, ninang training, at sa interpretasyon, ninang tor. Kayo ba ay nagagalak sapagkat narito kayo sa bahay ng Ama? Ipakita ninyo ang inyong kagalakan. Sapagkat hindi siya nagkamali na pagpilit sa inyong lahat na tawagin tapat na lingkod at tapat na mga anak sa kanyang kumasang. Ako ang inyong Panginoong Hesukristo na siyang magwiwika sa inyo sa mga oras. Narinig ninyo ang tinig ng Espiritu Santo at ng tinig ng aking inaumahin. Na nalalapit na ang kasaganahan na darating sa inyong mga buhay. Kaya ito ay panghawakan ninyo ang pangako ng aking Ama. Kailanman ay hindi mapapako sa tulad ninyong mga anak na labis na kinaluluguran ng Ama. Kaya aking mga kapatid, sa inyong paghayo, alisin ninyo ang mga negatibong bagay sapagkat sa inyong paghayo ay daladala ninyo sa inyong mga puso ang banal na pangalan ng Ama. Kaya kayo ay maglingkod ng mayroong kabanalan upang makita sa inyo ng inyong mga kapwa na kayo ma ay tunay na lingkod ng inyong Diyos na pinaglilingkuran. Kaya kayo ay pinagbigkis ng tali ng Ama upang hindi kayo magkamatak-watak kundi kayo ay magkaisa sa iisang layunin. Aking mga kapatid, napakasarap na tawagin kayong mga anak ng Ama sapagkat marami siyang hinirang ngunit kayo lang ang tumugon. Kaya napakapalad ninyo aking mga kapatid sapagkat hindi nagkamali ang Ama sa pagpili sa inyo. Kaya siya ay nagtakda na upang kamtinan ninyo ang biyaya ng inyong pagpapagal. Biyaya na nagmumula sa durugawan ng Ama at kanyang bubuksan ang durugawan ng langit upang isaboy sa inyong lahat ang pag
siksikliglig at umaapaw. Kaya ito ay inyong panghawakan. Sapagkat nakita ng Ama kung paano kayo nagpagan, kung paano kayo nagtiis upang makasunod sa kalooban ng Ama. Kaya, sumainyo aking mga kapatid ang pagpapalaw, siksikliglig at umaapaw na nagmumula sa inyong Diyos na kataas-taasan. Kaya kayo ay humayo nang mayroong kaayusan, nang mayroong kabanalan, sapagkat dala-dala ninyo ang banal na pangalan ng inyong Ama upang sa ginagawa ninyong yan na may kaayusan ay mabigyan ng karangalan ang inyong Amang pinaglilingkuran. Kaya nga aking mga kapatid, sumunod lamang kayo sa kalooban ng Ama at huwag kayong lalayo sa piling ng Ama. At huwag niyong ilalayo ang relasyon ninyo sa inyong Amang makapangyarihan. Sapagkat ang sumusunod sa kanyang kalooban kailanman ay hindi niya kayo bibitiwan. At kayo ay kanyang sasamahan hanggang makamit ninyo ang buhay na walang hanggan. Kaya kayo, aking mga kapatid, subok na ng Ama ang inyong katatagan sa inyong paglilingkod. Kaya marapat lamang natanggapin na ninyo ang pagpapalang pangako ng Ama. Natutuwa ng labis ang Ama nang dahil sa pagbibigay ninyo ng papuri at ipinagkakaloob ninyo ang inyong lakas upang ang inyong Ama ay papurihan, pasalamatan at sambahin. Kaya, aking mga kapatid, tandaan ninyo ang ating tinuran. Humayo nang mayroong kaayusan. Humayo at paglingkuran ang inyong Ama nang mayroong kabanalan. Kaya aking mga kapatid, sa mga oras na ito, purihin ninyo ang aking Ama. Sapagkat wala nang bukang bibig ang aking Ama, kundi ang komunidad na ito na labis niyang kinaluluguran, na labis na nagbibigay ng mataas na parangal, papuri at pasasalamat. Kaya kayo, aking mga kapatid, huwag ninyong kalilimutan na tawagin ang banal na pangalan ng Ama, sapagkat yan ang kanyang kinalulukuran, yan ang kanyang pinakahihintay na tawagin ng kanyang mga anak ang kanyang banal na pangalan. Tandaan ninyo, aking mga kapatid,
Ang pagbibigay ng mataas na papuri at parangal at pasasalamat ay sapat na para sa ating Ama. Upang kayo at bigyan ng kaluguran ang aking Ama. Salamat sa inyong lahat, aking mga kapatid. At hanggang sa muli nating pagkikitan, mapalad ang komunidad na ito, sapagkat nandito ang kanyang anak na labis niyang kinaluluguran, ang labis niyang pinakaiibig at pinakamamahal, ang labis na pinagbibigay ng kaluguran, sapagkat batid na niya na ang kanyang anak na kinaluluguran ay siyang namumuno sa komunidad na ito. Sundin at tutsin ang kalooban at pinag-uutos ng inyong unong lingkod. Aking mga kapatid, pwede bang bigyan ninyo ng malakas na palakpak ang inyong punong lingkod? Salamat. Sapagkat ang inyong punong lingkod, may karamdaman man o wala, ay patuloy siyang naglilingkod sa inyong lahat. Kahit na siya ay gulapay sa pagod, ngunit hindi niya ito iniinda, magbigyan lamang kayo ng kagalingan. Kaya purihin ninyo ang inyong punong lingkod, aking mga kapatid. Salamat sa iyong pagtugon, aking mga kapatid. Salamat at hanggang sa muli natin pagkikitan dito sa tahanang tipanan ng Ama. Salamat, salamat, salamat. Thank you.